At ngayon, dumako naman tayo sa susunod nating kaso. At yan ay ipapaliwanag sa atin ni Sheree. Okay, Idol. Naku po, napakarami pong netizen ang nagtagpo sa ating Facebook page na Raffy 2 in Action. Dito po sa viral video kung saan makikita ang umiiyak po itong si Regine Sombise Tubo ng Alegria, Surigao del Norte. Matapos po itong bawiin sa kanya, ito pong 5,000 pisong cash galing po sa DSWD. Ayon po kay Regine Idol, nang matanggap po niya yung pera ay agad siyang bumili ng bigas, diaper at gatas po para sa kanyang anak. Nagulat na lamang po siya nang nakatanggap po siya ng tawag sa kanyang pinsan at sinasabi po na babawiin daw po yung pera dahil nakatira po siya sa kanyang auntie na meron pong 4-piece. Ngayon, Idol, hindi niya daw po alam kung saan daw po niya kukunin o hahagilapin itong 5,000 dahil nagastos na nga po niya, Idol. Binigay po sa akin ng 5K, pinicturean pa ako. Pagbili ko lahat ng kailangan, lumabas ako, tinawagan pa ako na pinsan ko kasi babawiin daw yung pera. Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Blanko na po ako. Hindi ko na po nadala yung pinamili ko. Kasi yun nga, natulala na ako. Blanko. Hindi ko na alam kung paano ko babayaran ng buo ang 5K. Yun. Nagpasalamat sana ako kasi magbe-birthday yung anak ko. Pero binawi lang yung 5K sa akin. Hindi ko na po. Masakit sa akin. Ang gusto ko lang po, katarungan lang po. Yun lang po ang hiling ko. Ma'am Regine, binabawi raw po ng DSWD yung 5,000 na ibigay sa inyo at nabili na po yun ng mga diaper, bigas, etc. Bakit po binabawi? Ang sabi po daw na nakatira po daw ako sa auntie ko po na 4-piece. Hindi po ako ano ng auntie ko, nakitira lang po ako. Nakitira ka lang. So ibig sabihin, hindi ka dependent nila, hindi ka nilagay as dependent nung tito-tita mo na nasa ilalim ng 4-piece. Opo. Okay, na-explain mo ba yun sa kanila, sa DSWD? Pagdating po nila dito, agad po ako pumirma, tapos pinikturan, binidyuhan. Ang sabi sa akin, ano daw yung bibiling ko dun sa pirang 5K, sabi ko bigas, diaper, kahit ano pa yung kailangan ng anak ko. Pag alis po nila, ako naman po, pumunta po ako agad ng grocery. Pagkatapos ko pong bumili lahat, nakalabas na po ako ng grocery, sabi ng pinsan ko na hindi ko daw ibibili daw yung pira na nasa akin kasi pabawiin daw yung pira na 5K sa akin. Sino pong may sabi noon? Ma'am Arlene daw po. MSWD po. MSWD. Opo. Okay. Pumunta na ba sila dyan para bawiin yung pera? Pumunta po daw sila dito. Yung time na po na pumunta po ako ng grocery, ang nabutan lang po nila dito, yung pinsan ko, yung tinawagan lang po ako ng pinsan ko, yun po ang sabi na babawiin daw yung pera sa akin na 5K. Okay. Pero kayo po ay walang trabaho at may anak. Tama? Simula nung nanganak po ako, wala na po trabaho kasi hindi ko po maiwan yung pangalawa ko po. Pero hindi po kayo pasok sa 4-piece? Hindi po. Hindi po ako pasok ng 4-piece. Okay. Hindi po ako beneficiary ng auntie ko. Good. Hindi ka beneficiary ng auntie mo at hindi ka rin beneficiary ng 4-piece. Ilan po anak nyo? Dalawa po. Okay. Kayo po ay nakikita na lamang dyan sa bahay ng inyo pong auntie na pasok sa 4-piece. Ganun po lumilitaw. Now, nung dumating po dyan sa inyo, ito pong mga taga-DSWD na dideklara ka nilang kayo po ay qualified dahil pinictionan ka na at binigay ka niya ng pera, di ho ba? Meron po bang ginawa silang investigation prior nung pagpunta nila dyan at nabigyan ka ng pera? Validation po. May record po yun sa barangay po, yung pag-validate po na pinasok po ako ng kagawad namin kasi naawa ho nga sa akin kasi wala po akong trabaho, may dalawa pa po akong anak, wala po akong negosyo. Kaya pinasok po ng kagawad namin, ang sabi ng kagawad namin, kung pwede daw ako ipasok na sa SAP, sabi po naman nila na okay, go. Kaya nakatanggap po ako ng 5K. Okay, so meron po pala naganap na proper validation. Dumaan kayo sa proseso. Kaya lang, ito pong mga taga-MSWD, kung sino man itong bumawi ng pera, hindi alam yung kanilang ginagawa. So, pinipilit nilang bawiin yung pera sa inyo ngayon. At ang problema, nagastos mo na yung pera at wala ka lang pambalik sa kanila nung 5,000. Ang ginawa po nung time ng pinsan ko po, kasi may naiwan po 2,500, mutang ho sa kapitbahay namin para lang po mabuo yung 5K.
Ganito pong gawin natin, ma'am. First things first. Babayaran ko po yung inutang sa kapitbahay at babayaran ko po yung 5,000. Ako nang bahala. Padadalang kita dyan ng groceries. Sobra pa sa 5,000. Okay? Huwag ka naman problema. Kanina ka pa naiyak. Tapos kakausapin ko po yung DSWD. Bakit binabawi nila? Anong pag pinagpasya nila? Andito po yung kagawad po namin. Magandang hapon po. Salamat kagawad sa pagtanggap ng aming tawag. Kagawad, so bakit hindi po dinidepensahan ito pong si Miss Regine sa mga taga MSWD yung pagbabawi ng pera? Sana ipiniliwanag mo na dumaan sa proseso yan, proper validation and all. Bakit yung binabawi yung pera? Actually po, nagkaroon po kami ng sagutan dito mismo sa labas ng bahay nila Regine. Dinidepensahan ko po sila kasi ako po mismo yung nagpapasok kay Regine noong day ng validation. Opo. Kasi nga sa deadlines na pinalabas nila po, bawal po daw ang per household, bawal daw po ang lahat ng 4-piece under sa 4-piece na bubong na tumanggap pa ng SAP. Tapos, ang sabi ko, may solo parent ako dito sa distrito ko po, puro ko distrito ko, pero yung nakikitere lang siya sa tsahe niya. Ang tsahe niya is member ng 4-piece. Kung po pwede, hindi naman siya direktang kapamilya o hindi siya direktang anak, kung pwede ba may pasok siya. Mm-hmm. Sabi naman po nila lahat, okay naman po. Tapos pati yung mga parent leader, mga purok president at saka yung ibang barangay council, umuo din po doon lahat. Yung nangyari, nung araw na po na binawi yung ayuda, ang sabi nila, nakalimutan daw po nila na yung mga nangyari doon sa validation. Kahit na yung sinagot ko na sila na bakit binabawi niyo ma'am, dapat, kasi nga sinabi ko naman sa inyo na may naghihirap sila, tsaka 4-piece yung tsahe niya, nakikita rin lang siya. Pero ang sabi talaga nila, hindi daw pwede. Tapos kasi may nagre-reklamo din. Sino po nagre-reklamo? May kapitbahay din kasi solo parent din po. Nagreklamo lang, nagtanong kung bakit hindi siya nakatanggap. Tapos, siguro comparison, bakit si Regine daw nakatanggap. Kaya yun, Bakit nga po hindi nakatanggap yung kapitbahay na nagreklamo? Yung bahay po nila may may senior citizen at saka may social pensioner at saka SSS pensioner. Yun din po yung paliwanag ng MSWD kaya hindi po sila makakatanggap kasi under one roof lang. Okay, so dalawa. Tapos nandoon siya sa bahay na yon. Oo, nakatira po. Yes po. Nakatira. Okay, nagreklamo siya bakit siya hindi samantala yung kapitbahay niya nakatanggap. Opo, kasi si Regine solo parent tapos nakatira din sa bahay daw ng 4-piece member. Alright. Gusto ko lang po balikan yun doon sa kapitbahay lang, mama. Dependent ho ba yung hindi nabigyan na kapitbahay na siloso? Opo, anak po. Anak. Okay. Yes po. Pero meron ba siyang sariling anak din? Opo, meron din po. Pero yung SSS pensioner at saka yung social senior citizen social pensioner, nanay at tatay niya po. So ginawa ba siyang dependent itong dalawa? Hindi ko din po alam kung dependent, ginawa siyang dependent. Basta ang paliwanag po ng MSWD kasi nasa loob sila ng bahay. Nakatira sila sa isang bahay lang. Okay. So iba naman situation doon sa kabilang bahay, yung sa Silosa, Nagsumbong. Meron kasing SSS pensioner at saka senior citizen. Dalawa. Opo. Whereas dito naman 4-piece. So magkaiba yun. Plus, opo, andito din po, pamangkin lang. Pamangkin lang, hindi siya anak. So hindi siya dependent. Tapos may sariling anak din ito. Okay. So ano po maging sitwasyon nito, ma'am? Binabawi rin pera? Ano mangyari? Nabawi na po talaga, sir, na ibigay na po yung pera. Nung araw din po mismo na nagpunta sila dito. Kasi nga po, yung nangyari, hindi masyado maganda yung mga naging usapan. Kaya yung mga natira dito, yung mga pinsan ni Regine, kasi yung 2-5 na natira, para pambigas, ibinibalik namin sa MSWD. Ayaw tanggapin kasi nga kailangan po daw nila buo. Ang sabi pa, tatanggalin sila sa 4-piece kung talagang hindi nila maibabalik. Sa takot nung mga pinsan na naiwan, ang ginawa, nang hiram po ng pera sa kapitbahay para mabuo yung 5,000. Kaya yung araw din pong yun, actually nakalabas na po bakod yung mga taga-MSWD. Hinabol ko na lang po para maibalik yung 5,000 para sana tapos na yung usapan para hindi na sila magka-problema sa 4-piece. Yun lang po sana yung nasa isip namin noong araw na yun. Okay, kagawad. So, nakipag-argumento ka sa kanila. Sinabi niyo po yung argumento ninyo sa kanila. Ano po naging tugon po nila, itong mga taga-MSWD? Nakalimutan lang daw po nila. Hindi po nila maalala na binanggit ko nung validation po, si Regine Sumbisi. Talagang hindi daw pwede kasi nasa bubong siya ng 4-piece member. Yun ba talagang patakaran sa pagkakaalam nyo po, gagawad? Pagkakaintindi nyo? Yun ang guidelines po. Ang guidelines po nila, sinabi nila na kasi per household daw, hindi po per family. Ang household, basta may isang
4-piece member or SSS pensioner, hindi daw pwede makatanggap kahit sino pa yung nasa loob. Oh, so ibig sabihin, kapag halimbawa meron isang 4-piece dyan na member, tapos ngayon, may mga nakatira sa kanya, nakitira, nakisilong, na mga kakilala lang kahit na hindi nakamag-anak, tapos may mga dependent sarili, pero hindi naman deklaradong as member ng 4-piece, hindi pa rin mababayaran kahit na hindi sila dependent yung mayari ng bahay ng member ng 4-piece. Hindi po, kasi household daw po. Kasi lahat daw, na basta para yung matatanggap po kasi daw ng 4-piece member is makakatulong na din sa lahat ng nasa bahay. Ah, yun yung contention nila. Kaya nga po, nung validation mismo, nakiusap ako. Kasi alam ko na po yung, ipinaliwanag nila yung guidelines nila. Pero nakiusap ako kasi nga may sobra namang slots noon sa distrito ko po. May sobra na isa, tapos nakiusap ako kung po pwede masingit si Regine Sumbisi. Kasi nga, total, tsahin lang naman niya yung 4-piece member. At saka alam naman po lahat ng mga kabarangay namin na hindi maganda yung pang-araw-araw nila. Saka si Regine wala po talagang trabaho. Pinakiusapan ko po pati yung mga parent leader sa 4-piece, yung Purok President, saka yung mga barangay council, umuo po sila lahat, pati yung MSWD. Yun lang po yung kung bakit bigla nung may nagreklamo o kaya may nag-question, bakit binawi nila agad? Sa amin din po in behalf ng barangay, di sana lang po, doon na lang din ginawa sa barangay hall, pinatawag yung nag-complain, needed ng explanation, at saka pinatawag si Regine, doon na lang sana nagharap sa barangay hall, hindi na lang sana dito po, kasi medyo malakas po yung mga boses nila. Napahiya po talaga yung mga patos. On top of that, dapat ma'am, nakipag-usap din sa inyo yung mga taga-MSWD kasi kayo po ang gumawa ng validation, kayo po ang gumawa ng proseso, di ba? Hindi na po nangyari yun kasi dumirekta sila. Galing sila dun sa bahay nung nag-complain. Paglabas nila nung bahay na yun, dumiretso sila dito sa bahay nila, Regine. Nakita ko na lang po sila napapunta dito sa distrito ko, kaya tumakbo na lang din po ako papunta. Pero hindi ko alam kung ano yung gagawin nila. Actually, dito na lang po nalaman. Dun nga lang sa backyard pa, hindi pa po nakakapasok ng bahay. Hindi po talaga sila pumasok. Sa labas lang. So, ibig sabihin, pati yung kay Kagawad, pati yung mga taga-barangay, barangay chairman, at sino yung mga kinusulta niyo noon pagdating nyo sa validation, na-bypass itong taga-MSWD? Yes po. Yun din po yung sabi ng barangay captain namin. In behalf po ng barangay captain namin, kasi si Kapitan wala po dito ngayon. Ang niya talaga is kung sana naman po, kung may gagawing bawian, tinawagan man lang po siya. At lalapit naman po siya para makapag-explain din kasi nakakahiya din daw in behalf niya na yung tao niya matatanggalan ng ayuda. Bilang pagrespeto, as a courtesy, dapat tama kayo Kagawa, dumaan muna sa inyo, nakipag-usap muna sa inyo kay chairman at kung sino-sino pa dyan sa barangay na kasama sa tumulong sa validation na ito naman dumaan sa proseso din ninyo, ito pong si Ms. Regine. So mali talaga MSWD. Sige po Kagawa, ako po personal na magbibigay ng tulong na lang dito po kay Ms. Regine, pero tatawagan po namin mamaya MSWD para magpaliwanag. Kami po i-aakyat pa sa DSWD mismo para magtanong-tanong kami. For the meantime, kausapin ko po si Ma'am Regine. Salamat po Kagawad, ha? Maraming salamat din po, sir. So, magkano po utang niyo, Ms. Regine? 2.5 po. 2.5. Okay. Tapos ngayon, yung 2.5, naisoli niyo na? Di pa po. Utang ko po, utang pa po yun ng pinsan ko, yung 2.5. So, magkano na po yung naibalik niyo sa MSWD? 5,000 po, buo po yun. Kasi nakahiram po yung pinsan ko ng 2.5. Plus yung 2.5 na hindi yung panagagastos kasi 2.5 pa lang nabibili mo ng bigas at saka gatas. Opo. Okay. Ms. Regine, ganitong gagawin ko para sa'yo. Bibigyan kita ng 5,000 para wala ka ng utang. Tama? Bukod sa 5,000, padadalan kita ng isang sakong bigas dyan. At bibigyan kita ng mga groceries, gatas. Okay sa'yo? Bukas, salamat, ma'am. Po. Bukas, ma'am, darating na po yung tulong ko dyan. Alright? Yung 5,000 plus bigas at groceries at gatas. Alright? Maraming salamat po. Okay, sige po. At kakausapin po namin ngayon yung mga taga DSWD at saka MMSWD. Okay? Maraming salamat po, Sir Rapitolfo. Walang anuman po. Magandang hapon po at ingat po kayo. Stay safe po, madam. Kayo din po. Ingat po din kayo, Sir Rafi. Kagawad, ako po'y sumasaludo sa inyo. Nakita ko talaga inyong dedikasyon sa pagtulong sa inyong mga constituent. Maraming salamat po. Sana sa susunod, barangay chairman ka na. Joke, baka magal si chairman. talagang ikaw ang tunay na public servant. Napakabuti niyo po. Maraming salamat po. God bless po Kagawad. Ingat po. Salamat po, salamat. God bless din po. Punto po tayo ngayon sa isang money remittance center ulit para magpadala ng tulong kay Ms. Regine Cubo ng Surigao del Norte.
Steph. Good afternoon. Ano, Steph, napadala ko na yung tulong natin para kay Miss Regine Tubo. Yes po. Send ko sa'yo yung sa remittance para mai-send mo sa kanya yung details. Okay po, ate. Okay, sige, salamat. Thank you, ate. Hello, ma'am. Magandang hapon po. Ma'am, si Steph po ito. Reporter po ni Idol Raffy Tulfo. Ma'am, hindi na po ako magsasagot ng call po, ma'am. Sorry po, kasi marami po akong ginagawa ngayon, ma'am. Ah, okay. Sige po. Ayaw niyo po ba, ma'am, magpaliwanag? Ayaw po na, ma'am. Okay. Sige po, ma'am. Salamat po. Hello po. Hello, Ma'am Regine. Opo, Ma'am, si Steph po ito, reporter ni Idol Raffy. Ma'am, natawagan ko na po yung MSWD at ang sabi niya, hindi na daw po siya magbibigay ng anumang komento sa nangyari. Pero ma'am, on the other side po ng kaso ninyo, good news po, nasabihan na po namin yung aming admin tungkol dun sa pagpapadala at pagbibigay sa inyo ng 5,000 tsaka po yung mga groceries na sinabi po ni Idol Raffy Tulfo. So hintayin lang po natin, ma'am, nasa proseso po. Parating na po dyan yung tulong ni Idol Raffy, okay po? Okay po, maraming salamat po, ma'am. Salamat, nakuha ko na po yung pera pang bayad sa utang namin. Salamat ng balagi. Punta na dito yun na grocery. Dito na po kami ngayon sa grocery store. Raffy Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong Raffy Tulfo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tultukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan, maraming mahirap ang binigay. Tulong na binigay mo sa akin ng anak ko. Sobra po ako sa binawi ng 5K sa akin. Sobra, nagpapasalamat po ako. Maraming salamat po. Sir Raffy, since hindi po siya nakasama dahil wala po siyang quarantine pass, kami na lang po yung namili ng mga grocery ito doon sa grocery store. Tapos ngayon po, pupunta si Regine sa kapitbahay namin. Ibibigay niya po yung 2-5 na inutan niya. May mga taong bumait, marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi. Binigyan ng pag-asa na muli nilang mabuhay. Okay, ito na yung inutan po na minagpinsan ko sa'yo. Salamat Sir Raffy sa pagtulong mo sa kapitbahay namin at ito na nakapagbayad na siya sa akin. Pangulo, napakasarap na merong tulad mong aming takuan upang makamit namin ang asam na katarungan. Dahil sa iyo di na kami pwedeng apak-apakan, wala nang mga tao na maghahari-harian. Salamat sa pagtulong nang walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa iyo Idol Raffy Tulfo, ikay sandala lang mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ikay.